Ito, Jaja, ano, sinabi mo rin sa akin last time na yung Brazilian coach mo dyan, ano ulit pangalan na? Andres? Coach? Marquinhos Antonio Lebac. Ewan ko, Lebac. Yeah, where did Andres come from? Basta yun na yun. Okay. Ano na lang po, Marquinhos na lang po. Marquinhos? Marquinhos. Ayun, sinabi mo sa akin na si Coach Marquinhos, Brazilian coach, may plano siya sa'yo dyan. And ironically, yung coach natin ngayon sa national team, si Jorge Edson Souza de Brito, is also Brazilian. And na-meet mo siya, Jack, kasi before you left for Japan, pumunta ka sa kanila, sa training nila. So, may nakikita ka bang similarities between yung Brazilian coach mo dyan sa Japan with our current national team coach na Brazilian din? At paano sila makakatulong for you? I think, meron silang similarities kasi si Coach Jorge. Jorge ba? Tama ba? Yeah, Jorge. Jorge. Jorge talaga. Jorge Edson. Or George. Yeah. Si Coach it could be George. It could be George or Coach. Coach Edson na lang. Okay. Mas madali yun, Coach Edson. Siya, yung naging coach niya kasi, yung coach ko dito before. Wow. Oh, okay. Nagulat din ako kasi nag-message sa akin before si yung head coach namin dito na may player siya before na magko-coach doon. Sabi ko, sino? Yun ata yung sa national team. So na-meet ko si Coach Edson, parang yun nga sabi niya, naging coach niya nga daw noon si kasi nag-national team din siya na coach, na assistant ata ganun. Galing. So na-meet niya and then isang similarity nila is kung paano mag-prepare sa game and trainings. Lagi sila nag-meeting. Once ko pa lang kasi siya na-meet, pero nakita ko kasi sa group chat namin sa national team, nagsasend siya ng mga infos. Kunyari, pwede natin tong gamiting target pag pumapalo. Magsasend siya ng videos na etong player na to, pwede nyong tingnan kung paano yung movement niya, ano niya, and then pwede nyong makuha, kung ano yung mga pwede nyong makuha, ganun. So, ganun din kasi yung coach namin dito. Sa meeting namin, lagi kami nanonood ng mga videos ng other international players, ganyan, ng ibang teams, ganun. And then, nagagawa sila ng mga trainings, kung yung specific na pwede mong gawin sa palo, sa depensa, sa receive, sa blockings, ganyan. So, magiging sa akin personally na naging national team player din, malaking tulong talaga yun para sa atin. Kasi yun nga sinasabi ko matagal na, kailangan talaga natin ng magandang sistema, magandang, magandang pundasyon para sa national team natin. And I think, eto maganda to, magandang start to para sa atin. Si Coach Edson, binibigay niya and sineshare niya yung mga ideas niya from Brazil, from his experience to our national team. Yeah, the pool we have now is very, very lucky. Yes. And what especially I'm happy yung mga about, bata, ate. Exactly. What I'm happy about is that they're young. Yes. We madali pa, madalan na lang makukuha, matututunan. Yeah. And I hope that everything goes well in sa bubble nila and sa upcoming tournaments nila. Yes. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.